Kamusta na kayo? Welcome back to my channel. At kung bago ka dito sa aking channel, ako po si Manette Reniva, ang kumare ng bayan. At ini-welcome ko po kayo sa panibagong episode ng Cooking with Mare. So, today's video po ay magluluto po tayo ng ginataang kalabasa at sitaw with hipon. At dalawa po ang ating menu for today. Ang isa pa pong menu ay ang ginisang sitaw with hipon din. So, syempre yung nabili kong kasing sitaw ay isang bugkos na napaharami. So, para hindi masayang, gagawin nating ginisang sitaw. Eto na po ang mga ingredients. Para sa ginitaang kalabasa at sitaw with hipon, kailangan natin ng kalabasa, sitaw, hipon, gata, bawang, sibuyas, asin, paminta, at cooking oil. Umpisahan na natin mga kumare. Maglagay na tayo ng mantika dito sa ating kaserola. Ngayon, igigisa na natin ang sibuyas. Unahin natin ang sibuyas kasi madaling ma-burn o madaling masunog yung bawang. So, ang inuuna ko, sibuyas. Pag medyo naging transparent na yung sibuyas, pwede na natin ilagay ang bawang. Pag medyo naging golden brown na ang bawang, pwede na natin ilagay ang hipon o shrimp. Mga kumare, ang shrimp, lulutuin lang natin ng half cook. Kasi pag overcook, ang pagluluto ng shrimp titigas. So pag nakikita nyo na siyang nag-orange, ibig sabihin half cook na siya. Pwede na natin set aside ito. Kaya mga kumare, medyo nagkukulay orange na siya. So, maya-maya, tatanggalin na natin ito para hindi siya masyadong maluto. At ang lasa ng shrimp niya, nandun na sa ating sibuyas at bawang. So, ayan mga kumare, kulay orange na yung ating shrimp. So, tatanggalin na natin siya dyan sa ating casserole para isi-set aside muna natin siya. Ngayon mga kumare, sa same casserole na pinaprituhan natin ng shrimp, lalagay na natin ang kalabasa. Since ang kalabasa yung medyo matigas sa ating mga ingredients, ito ang unahin natin. Lagyan natin siya ng konting tubig para medyo lumambot yung ating kalabasa. Takpan muna natin ang ating kalabasa. Yan mga kumare. Tingnan natin kung malambot, medyo malambot ang ating kalabasa. So, susunod natin ilalagay ay ang ating bota. Siguro mga 1 cup ito or more. Para maging sabaw. Takpan natin para kumulo. Kukuluin lang natin siya, no? Silipin natin, mga kumare, ang ating kalabasa. Kung medyo malambot na siya, yan, medyo malambot na. Lagyan natin ng konting asin, mga kumare. Depende sa panlasa nyo, ha? Siya tumaalat. Okay. So, ngayon, pwede na natin ilagay ang sitaw. Mga kumare, medium fire lang ang gamit natin para hindi masyadong malata ang mga gulay natin. Pakulon. Hayaan muna natin uli siya dyan para lumambot ang sitaw. Silipin natin uli. Ha?
Lagyan din natin mga kumare ng pepper. Siyempre, depende pa rin yan sa inyong panlasa. Ayan. Ang bango. Ngayon, malambot na yung ating kalabasa at ang sitaw. Medyo okay na. So, ilagay na natin yung shrimp natin na pinirito natin kanina. Half cook lang ito. Sama natin yung sabaw para andun lahat ang lasa. Pakuliin uli natin. Hindi naman actually kulo. Simmer lang. Ayan. Malapot na yung gata, mga kumare. Para naman sa ginisang sitaw, kailangan natin ng sitaw, giniling na baka, hipon, bawang, sibuyas, asin, patis, paminta, at cooking oil. Okay mga kumare, ready na tayo sa next na nating lulutuin, ang ginisang sitaw. So, lalagay lang tayo ng mantika ulit sa ating pan. Okay lang. And then as usual, pag mainit na ang pan, lagay na natin ang sibuyas. Sunod na natin ang bawang. Na golden brown na ang bawang at medyo transparent na yung onion, pwede na natin ilagay ang ground beef. Patis. Suka, pansasang sala. Hayaan muna natin siya dito. Maluto ang ating beef. Halu-haluin natin yung salang nating beef para hindi siya masunog. Palambutin lang natin siya ng konti. So ready na ang ating beef. Lagay na natin ang ating hipon. Dali lang itong lutuing hipon mga kumare. Saglit lang to. Pwede na natin isabay ang ating gulay. Haluin lang natin. Takpan natin para maluto ang ating gulay. Okay mga kumare, halu-haluin lang natin. Lagyan na natin siya ng pepper and salt. And then, haluin. Again, mga kumare, medium fire lang ang ating gamit dito para hindi masyadong malanta ang ating mga gulay. Lapit na matapos to. Siguro mga 2 to 3 minutes, okay na to. So, ready na ito mga kumare.
na. Ito na mga kumare ang ating menu for today. Ang ginataang kalabasa with sitaw at hipot. At ang ating ginisang sitaw. So ayan mga kumare, nakatapos na naman po tayo ng dalawang menu o dalawang putahe sa araw na ito. Sana po ay na-enjoy ninyo. At kung na-enjoy niyo po, don't forget to subscribe, like, share, and comment down below kung ano po ang inyong mga questions or suggestions. So sana po ay samahan niyo po uli ako sa aking susunod pang mga video. Hanggang sa muli! Always stay safe, stay healthy, and be happy. Bye! God bless!